Kilala natin sina Bea Alonzo at Sara Geronimo sa kanilang galing at husay sa larangan ng pag-arte. Hindi na ito may kakaila dahil sa mga natamong box office at sold-out tickets sa tuwing may mga pelikula silang ipapalabas. Bonus na ang pagiging nominado maging ang manalo sa larangan nito. Sa ngayon ang dalawa ay busy sa kani-kanyang mga proyektong ginagawa. Si Bea ay gumagawa ng pelikula kasama si Alden Richard. At dalawa pa ang gagawing pelikula ni Bea ngayong taon. Makakasama nito si John Lloyd Cruz na naging katambal na ni Sara noon at nag-hit din ang kanilang tandem noon. Samantalang, si Sara ay naghahanda sa kanyang nalalapit na concert ngayong March 27 at busy sa mga album na ginagawa niya. Busy din ito sa mga virtual conference para sa kanyang concert. Inihayag na ng PMPC ang mga nominado na magtatagisan sa Best Actresses category. Isa, na riyan sina Bea Alonzo at Sara Geronimo. Sa movie na kanilang ginawa ay may kanya-kanyang mga reviews ang mga nanood sa kanila. Nakita nila ang husay at galing ng kanilang character sa bawat pagganap. Nagbahagi ang mga sinehan ng hindi mabilang na mga kwento ng pagkakaibigan na nasubukan ng mga kakilakilabot na karanasan, kakilakilabot na mga desisyon, at tila hindi matatawaran na mga pagkakanulo. Hindi masira ang poses, walang ambisyon na gumamit ng isang bagong awit dahil ito ay talagang yamakap sa kanila upang paalalahanan ang madla ng magagandang sandali na madalas nating kalimutan kapag ang ating pagkakaibigan ay naharap sa mga nagwawasak na bagyo. Ang Unbreakable na pinagbidahan ni Bea at Angelica ay may isang layunin sa isip, at iyon ay upang umiyak ang mga manunood nito. Ito ay isang pelikula tungkol sa isang pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang malalakas na kababaihan at ng maraming hamon na kinakaharap ng kanilang relasyon. Si Bea Alonzo ay huling napanood sa kilig na si Eerie, ang kauna-unahan niyang paglusot sa horror genre. Ang pelikula ay malugod na tinanggap ng mga madla lalo na nang magamit ito sa Netflix. Ang Unbreakable ay isang kwento ng pakikipagkaibigan, ngunit higit na higit din doon. Ito ay isang kaibig-ibig na paalala na ang buhay ay masyadong maikli upang mabuhay na may mga panghihinayang at puot na kailangan natin ang bawat isa upang mapagtagumpayan ang sakit, at talagang hindi tayo nasisira kapag alam natin kung paano magpatawad. Bea shared that it was hard for her to have to do it over, maihahalin tulad ko siya sa pagsabi sa kaibigan ng breakup story, kapag paulit-ulit, wala na siyang epekto. So nahirapan akong hugutin. Ang kanyang mga mata ay sobrang nagpapahayag sa bawat eksena at dinadala kanya sa bawat pag-iisip at damdamin, ang kanyang kaligayahan, ang kanyang sakit, ang kanyang pagkabalisa. Para sa isang malaking bahagi ng pelikula, ang kanyang karakter ay gaganapin lamang sa maraming luha na hindi pa binibigkas at mga salitang hindi sinabi. Sa palagay ko, kinakailangan ng isang mas mataas na antas ng kasanayan at kapanahunan bilang isang artista upang may parating iyon nang hindi talaga ito binabaybay sa pamamagitan ng mga linya ng pagsasalita. Si Bea Alonzo ay sumisikat sa hindi kapani-paniwalang dramatikong pagsasalita, na ihatid niya ito ng sapilitan, maganda ang paglalahad ng sakit na naidulot ng pag-iwan sa kanya ng isang kaibigan na sa palagay niya ay ang taong maaaring tumakbo para sa ginhawa at proteksyon. Ito ang uri ng pelikula kung saan binibilang ang bawat eksena, kaya kailangan mong bigyang pansin ang bawat isa dahil sa paglaon, makikita mo kung paano ito kumukonekta sa iba pang mga eksena sa pelikula. Ang pop star royalty na si Sara Geronimo ay nakakuha ng mga papuri sa pag-arte bilang isang babaeng hinamon sa pag-iisip sa pelikulang hindi malilimutan. Sinabi ng Autism Society of the Philippines na gumawa ng mabisang paglalarawan si Sara sa kanyang tungkulin bilang Jasmine, tinawag ng Autism Society Philippines ang pinakabagong proyekto ni Sara na isang kamangha-manghang trabaho. Ang Unforgettable ay isang kwento ng isang determinadong paglalakbay ng isang batang neurodiverse.
Ito ay isang positibong paglalarawan ng isang tao sa spectrum ng walang pagod na pagmamalabas at mga stereotype. Ipinakita nito ang kalagayan sa konteksto ng buhay pamilyang Pilipino, at binigyan. Ito ay tungkol sa isang espesyal na batang babae na nagmamahal ng walang kondisyon, na ang pananaw sa buhay ay naiiba sa karamihan sa atin sa totoong buhay, sabi ng mga awit at aktres. Ito ay isang uri ng papel na alam kong ipagmamalaki ko. Ang pelikula ay may parehong puso at katatawanan, ginagawa itong isa sa mga pinakamaayos na kasiyahang pelikula ng taon, binabalik tayo nito sa pinakadulo ng magagandang pelikula na kung saan ay ang kwento, walang mga gimmick. Ang pagtatapos ay lubos na mahuhulaan. Parehong hinangaan ang acting powers ng dalawa, at hindi inaasahan na magiging isa sila sa mga nominado. Hindi, na yun katakataka dahil nakita ng lahat kung gaano sila kagaling. Best actress ang labanan at mukhang masaya na ang dalawa na mapabilang sa isa sa mga listahan ng nominado, kaya naman kung sino man sa dalawa ang mananalo ay deserve nila on. Ngayon ang hinihintay na lamang ang resulta kung sino ang mapalad na manalo bilang best actress for movies. Congratulations to Bea Alonzo at Sara Geronimo. Isa ka bang showbiz fan na laging naghahanap ng bagong chika, maari lamang mag-subscribe dahil ang channel na ito ay nag-upload araw-araw. Maraming salamat! Congratulations to Bea Alonzo at Sara Geronimo. Isa ka bang showbiz fan na laging naghahanap ng bagong chika, maari lamang mag-subscribe dahil ang channel na ito ay nag-upload araw-araw. Maraming salamat! Ikaw, Apo, laging mabait ka lagi. Sa tao, sa hayop, bumabalik 1 million times ang kabutihan.